Hello, welcome to my channel na si TV nga pala. At kung bago ka sa channel ko, please subscribe, like, share. At kung may mga suggestion ka, please comment down below. So ngayon ay kinematic equation tayo, which is ito yung ating mga formula na kalatag na dito. Okay, so ito yung mga formula, ito yung ginagamit natin sa pagsusolve ng mga velocity, initial velocity, final velocity, acceleration, time, speed, anything that motion. Okay, so ito yung mga gagamitin natin na formulas kapag magsosolve tayo ng mga problems may kinalaman sa motion or speed. Okay, so ngayon magbibigay ako ng problem at example para malaman natin kung paano ito ginagamit. Okay, so let's start. So ngayon, ito yung problem natin, sample problem. A car starts from rest and is given a uniform acceleration of 2 meter per second squared. Then let find the A, its velocity after 5 seconds. Then B, the distance traveled during this time. Okay, so yun yung mga hahanapin natin. Sa technique lang dyan, dapat marunong ka or mausay ka mag-analyze ng problem. So dito sa ating problem, ang kauna-una natin gagawin is identify natin yung given. Okay, so given. Okay, so sa given natin, sabi dito, a car start from rest. So ibig sabihin, yung initial velocity niya is nag-start siya sa rest. Ibig sabihin, 0 yung kanyang initial velocity. Okay? And it's given uniform acceleration of 2 meter per second squared. So given yung acceleration na 2 meter per second squared. Okay? And a, its velocity after 5 seconds. Okay, given yung 5 seconds o yung time is 5 seconds. Second. Okay. Okay? So, identify natin kung ano yung mga formula na gagamitin natin base dito sa ating given. Okay? So, dito, meron tayong initial velocity, acceleration, time. So, initial velocity, acceleration, time. So basically yung number one na formula yung gagamitin natin. Okay, so kukopyin natin. So sabi, meron tayong B na initial velocity plus A raised to time o multiply by time. So isa-substitute lang natin. So dito meron tayong, sabi natin, velocity, meron tayong 0 yung initial velocity plus yung acceleration is 2 meter per second squared. Then yung ating time is 5 seconds. So basically 5 seconds. Okay, 5 seconds. Then cancel na to, syempre wala na yan, 0 na yan. So ito na yung ating velocity. And 2 times 5 is 10. Cancel natin yung isang second para maging meter per second. Okay? So ito na yung ating problem. O yung sagot. Ito na yung number. O yung letter A na hinahanap. Yung velocity. Okay? Since dito naman sa B, distance yung hinahanap o yung displacement. So hanapin natin kung anong formula yung pwedeng gamitin. So since ito yung hinaharap natin, yung x kasi is means displacement or distance or speed. So ito yung gagamitin natin. Meron tayong initial velocity and acceleration din time. Okay? So copy natin yung ating formula. Okay? So dito naman, the distance traveled during this time. Okay? So ito yung nakuha natin yung formula. Which is meron tayong initial velocity, which is 0. Meron tayong acceleration, 2 meter per second squared. Then time is 5 seconds. Okay? So i-substitute natin yung initial velocity 0 plus 1 half. Acceleration is 2 meter per second squared. Then yung ating time is naka-squared. So 5 second squared. Okay? So alisin natin ito para di na malito. Okay? Then cancel natin itong 2. 1 half. Then 0. So magiging 5 times 5 kasi naka-squared to is 25. Since meron tayo ditong squared, maka-cancel na yan. So basically, meter na lang yung matitira. So 25 meter. Okay? So yan na yung ating
distant or displacement this time. Okay, so ito na yung B. So yung velocity niya after 5 seconds is 10 meter per second, then yung kanyang distance is 25 meter. Okay, so ito yung ating problem, ito yung sagot. Maraming salamat.